At dahil panibagong araw na naman para sa ating Wednesday Pets Day, kikilalanin po natin ang mga fashionista pet na talaga nga namang manggigigil ka dahil sa kanilang cuteness. Totoo. Nandito po kasama natin ngayon. At saka hindi lang yung mga pet ang fashionista, of course ang kanilang mga fur parents. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Isa sa usong-uso ngayon ay ang mga fashion shows. Pero hindi na lang para sa mga tao ang ganitong uri ng events. Dahil nakikipagsabayan na din sa mundo ng fashion ang ating mga cute and charming pets. Mula sa damit, sapatos, accessories at headpiece, nako, tiyak na mapapabilib ka sa mga stylish pets na nagpapakitang gilas sa stage. Kaya naman kilalanin na natin ang adorable pets na bibida sa atin ngayong umaga together with their fur parents dito lang sa Wednesday Pets Day. At magkakasama po natin dito sa studio ang pet owners na sina Kent Barney Cayo, Kevin John Gabonada, Ana Angelica Ramieses at Catherine Joy Artamia. Kasama ka nika nilang fur babies. Good morning! Meron lang nagagalang isa doon. Oo nga, tumakas na. Kunin ko. Pero sige, pakilala niyo naman ang inyong mga fur babies. Ang cute naman. Sir? At saka anong breed and gender ng iyong ano, pet? Princess, 3 years old po, meron niyang chihuahua. Oh, yun, chihuahua. Nakasmile siya, oh! And then, ano po ang pangalan ng inyong pet? Ichika po. Ichika. Female po. Female. 5 years old. No? And ito naman parang ready na sa Reina Elena. This is Pomi po. 6 years old. Yan yung tumakas. And then ito naman si Barbie. Yeah, this is Richie. Patingin natin. 4 months si lang siya. 4 months, ang cute oh. Ay, ito naman ay cat. Playful? Oo. So, ano ang nag-inspire sa inyo, nagtulang sa inyo na simula ng pet fashion journey ng inyong mga alaga? Ako naman, nag-start ako last year, October. So, parang ano, stress sa trabaho. Kasi lahat, dito ko lahat inilabas yung ano. Yung stress. Yes. Tsaka nakaka-ano. So, nag-i-enjoy na yung fur parent, nag-i-enjoy pa yung pet. Pet. Parang quality time na rin naming dalawa. Yung Saturday, Sunday. Can you tell us more about your outfit? Yung costume namin is festival costume. Hili ko kasi talagang sumayaw. Kaya pagdating sa performance, sumasayaw kami. Siya rin ba? Siya rin? Yes. Pati yung pet mo? So, duo kayo. Ayos po. Mamaya, tingnan natin yung talent na yan. Parang ano na, pang national costume na yung pega, no? Ng outfit. At saka, mapapansin mo, doon sa mga pets, hindi sila irritable. Parang sanay silang isuot yung mga costume nila. Yung material din siguro, pinili nyo ng yes, mga light materials na naman po. Mukha lang siyang mabigat, pero sobrang gaan. Komportable naman po. Oo. Kevin, tell us more about your outfit at nung nag-inspire sa'yo. Yung outfit po namin is colorful po. Then, pwede rin po siya sa Barbie attire. Ano ba ito? Parang kinukompete nyo rin sa competition? Sumasali po kami sa mga pet fashion show po. Hindi kayo magkakakilala na ano? Nagkakilala kayo dahil sa organization? Nagkakalaban na kayo, ano? So, paramihan na to ng awards, ano? Ng mga alaga. Okay, bakit mo naisip na simulan itong fashion na journey ng iyong alaga? Bukod po sa bonding naming dalawa, nakaka-discipline din sa dog. Then, like po sa napapasunod ko po siya maglakad. Then, nakakapagsuot po siya ng mga iba't ibang dress po. Si Catherine naman. Yes po. Galing ng Zagala, di ba? Diba? Silang dalawa, Reina Elena. Tell us about the outfit. Paano nyo ito ginagawa? Anong proseso? Mukhang matindihan ding preparation. Yes po. Actually, Forest de Mayans Pride po ito. Modern Filipiniana po. We used this po last show po sa amin sa San Pedro. Forest de Mayo. Actually, ito pong gown na to. This one is I made by yours truly. Ah, talaga? Yes po. So, may fashion pero designer ito pong gown ko, pinabuo ko po siya, meron po ako nagtatay. But yung mga lace po na dinisign ko po, yung mga beads po, ako po yung nag-embellish po ng mga ay, design. Grabe, no? Tingnan mo yung facial reaction ng kanyang pet. Parang nagbe-beautiful eyes. Hindi, parang siya nagpe-pictorial. Oo, no. Diba, ang ganda. May mga flowers pa talaga. Hindi siya na-irritate kahit meron siyang headband na mga flowers. Oo, no.
Okay. Ito naman. Cat naman, ang nag-iisang pusa na pet. Oh, so, ano po itong, so obviously, Barbie. No? Mm-hmm. Yeah, because this is the trending movie last mm-hmm. year, this year, di ba? So, yeah. It was inspired by that movie. Sino pong gumagawa ng mga outfit? Actually, kami lang. Sa bahay yes, lang. Uh-oh. Ano sila, mother and daughter it, yes. sila. Mm. She's sick lang, medyo pa also. Oh. Aking spokesperson. Oh. So, marami ba kayong alaga sa bahay? Yes. Nine. Cats, puro cats? We have two dogs. We have two cats, three turtles, one guinea pig, one gecko. Pati yung mga... All of them are fashionistas also. Ang bongga! Galing ah. Pero may tanong ako, Diane. May tanong ako. Kasi syempre, hindi naman laging kayo yung mag-champion o mananalo. Aha. Na-anxiety rin ba yung mga pets ninyo kapag ano, kapag medyo hindi sila nanalo? Oo, oh, may ganun ba? Nagkakaroon din ng mental health problem. Yes. Like for example, our dog. Our dog is a parang... two-time Hall of Famer na siya. Okay. So, anong breed? Pomeranian okay. din siya. 1.5 years old. Mm-hmm. So, napapansin namin, pagka nananalo, sobra siya talagang happy talaga. Oo. Pagka natatalo, medyo sad talaga. Talaga? Tapos hanggang makauwi Apektado. Kami. Apektado. Affected. Oo, parang he seemed to get yung feel talaga ng competition. Mm-hmm. Diba? How diba about the others? Hindi naman siguro, baka malungkot lang. How about the others? Can you tell us some unforgettable experience dito sa pet fashion journey ninyo? Kami naman, tuwing ano, parang quality time namin tuwing Saturday, Sunday. Kasi every Saturday, Sunday, meron talagang event. Every week kayo sumasali? Yes. Ang matindi ah, ano? So, parang, ang dami yung oras. Costume. Okay. Parang quality time na namin. So parang manalo man o matalo, away kami ng masaya. Oh, may cash prize din yung mga ganyan, ano? Pag SM po, meron. Ha? Pag mga SM, meron. Ah, yun. Depende po sa ano, sa mga organizer na sinasalihan po namin. So how do you treat yung ano, pet mo kapag ka nananalo? Nag-buffet ba kayo? Binibilang ko po siya ng chicken kasi mas mahilig ko sa chicken. Chicken! Yes. Kapag ka nanalo! Okay. Masaya na po siya. Oh, oh. Kay Kevin, curious ako sa iyo eh. Talagang matagal mo na bang ginagawa to? Since 2018 po. 2018. Okay. Ano yung unforgettable experience mo nung sinasali mo yung Nung nanalo po ako nung July po, mm-hmm. Nung nag-grand winner po ako, pinababalik po ako para sa final walk po. Parang pageant lang na magpapasa ka lang ng crown. Oh, sa, okay. sa ano po yun eh, BGC. Mm-hmm. Okay. Pinababalik po kami. Mm-hmm. Pero talagang ano, eh, hindi, kumbaga, buo loob mo nung unang-unang, hindi ka kinabahan? Hindi po. Ang expect ko po kasi yung partner ko po yung sasali. Tapos nagulat po ako, minake-upan niya ako. Tapos sinuotan ako costume. Tapos nagustuhan ko na po sa hanggang... Ah, nag-enjoy ka rin. Okay. Sumali na po ako ng sumali. How about naman si Miss Katrina? Ako po, nung last po na show po namin sa Laguna po, which is Anilag. We got the best dress po doon. Out of 80 contestant po from different cities po in Laguna. Wow. We got the grand winner po. Ay, and galing. We have a special award din po in sponsor. Okay. Sponsor choice award. May ano na ba kayo? May international experience na ba? Wala pa. Papunta pa lang doon siguro. Papunta pa lang doon, ano, na i-represent yung Philippines. Oo nga, mukhang ano, kumbaga hindi papakabog sa ibang lahi na itong mga alaga nyo ngayon. Tingnan yung facial reaction, oh, para nagpipictorial. No. Ano ba yung normal? Kumari, ako, for parent din ako, gusto kong isali rin yung alaga ko sa ganitong mga competition. Ano ba yung ma-advise ninyo? Kasi medyo time-consuming din ito, mm-hmm. at saka budget din, kailangan mo rin. Ano, yes. ano ba ang saka marami siyang pet, so marami rin siyang mga dogs. Ano? So, paano pipiliin kung sino yung magiging representative? Kasi lahat malikot. Parang hindi makakarampa. Ano ba ang advisor tips? Basically, kasi kami, like, we have 9 pets. Mm-hmm. Sometimes, would you believe, talagang yung 9 nirarampa namin all at the same time. So, okay. Palitan lang kaming mother and daughter talaga. So, we just wanted to inspire people na hindi lang cats, hindi lang dogs, even other pets could be fashion rampa, fashionistas also. Tama, may turquoise pa kayo? Tatlong turquoise. So, depende pa rin sa pet siguro. Oh. Diba? Tapos, when it comes to your question, you just have to prepare the pets first and foremost, no? Kasi most of them, di ba, hindi naman talaga gusto yung may damit or merong mga props, ganyan, accessories, yes. Sanayin lang sila sa bahay. So, on a regular day,
Nakaganyan sila sa loob ng bahay. Not really. Not really. As in yung mga cotton lang na damit, para lang masanay sila na they have something to wear din. So, pagka narampa na, yun, you change it na lang to something na ano, na panglaban talaga. Okay. How about the others? Any tips or recommendations sa mga fur parents? For me po, to my fellow pet owner po, or kahit hindi pa po mga passion nila, siguro po, ipidyo-join po nila yung pet nila sa mga pet fashion show. Make sure po na comfortable po yung pet sa mga suot po nila. Don't wear po ng mga heavy or mga large props po. Lalo na po pag mga small dogs like Pomi po. That po, comfortable lang po sila sa runway po. Para po makapag-walk po sila ng maayos. May talent portion din ba? O runway lang talaga? Parang. Magulat ka pag may Q&A. Ay, meron din po. Yes. Meron? May Q&A? Pet Universe po. Pero yung fur parent ang sasagot. Yes, parent. Okay. Well, kayo siguro mabilisan lang din na tips, recommendation? Sa akin po, sinasanay ko lang po siya maglakad. Halimbawa, maglalakad po kami sa mall parking. Sanayin ko lang siya maglakad with treats po. Then, sinasanay ko na rin siya magsuot ng damit para hindi siya mairita. Sa, ano naman, kay Princess naman, parang kinakausap ko siya tuwing Saturday na mayroon tayong event this morning, so you need to be ready for the, the performance, you need to follow me on the stage. Yes. Well, maraming salamat sa pagbisita sa amin at good vibes ang hatid ninyo ngayong umaga. Nakakagaan ng loob. Ang ating mga cute and adorable pets kasama ang kanilang mga fur parents na si Kent, Kevin, si Anna, Angelica, and Katrine. Salamat! Thank you! Good luck sa mga susunod pa na show. Okay, susunod naman mga Cars V, mga balita na ihatid namin sa inyo sa pagbabalik ng nag-iisang morning show na pa. Ito ang Rise and Shine Pilipinas!